technique sa paglilinis ng aircon, dapat pag in-spray niyo tatagos sa kabila. Ayan. Ayan. Ang paglalagay ng teflon sa tubo. Ilagay ng pasalipad. Ganto ha. Hindi nakaganto. Nakaganto dapat. Pasaliwa, tapos iikot pa kanan. Yan. Yan. Dapat nakakontra. Para mas madaling iikot. Ganito din ba yung magputol ng 1/4 na plywood gamit cutter? Madali lang magputol ng 1/4 na plywood gamit yung cutter blade. Basta ang gagawin mo lang, guguhitan mo lang, tapos hiwain mo lang siya ng cutter blade ng paulit-ulit, tapos mapuputol na yan. Magandang gamitin ba yung cutter blade sa pagputol ng 1/4 na plywood kesa gagamit ka ng lagare? Yan, putol na yung plywood. Kung balak nyo palang bumili ng rep din na second hand, iwasan yung bumili na may mga ganito. Yan, kasi ibig sabihin niya na-repair na yan. Saka ito, yan, iba na yung linya ng ganito. Saka may ganito pa. Yan, ibig sabihin niya na-repair na yung rep. Kung bibili man kayo ng rep, second hand na rep, iwasan yung makabili nun. Tapos sinabi nung nagbebenta na hindi pa nare-repair, tapos pagtingin nyo may ganito. Ayan. Ibig sabihin niya, pag may ganyan, na-repair na yung rep nyo. Pag mag-spray kayo ng aircon, huwag pahiga. Dapat pa kayo. Para lulutot doon sa kabila. Yan. Dapat naka-spread pati. Dapat alam niyo yung tamang tunog niyan. Yan. Pakinggan niyo yung tamang tunog. Dapat ganyan ang tunog niya. Ayan, pag ganyan ang tunog, ibig sabihin buo yung motor niyo. Ayan. Ibig sabihin hindi stock up yung motor niyo. What's up mga kuya at ate? Sa mga nagtatanong nga pala sa akin kung ano ba ang gamit kong pressure washer, ito, Fujihama. Ayan, ayan yung laman nito, Fujihama pressure washer. Ayan, ito, ayan pa, mga laman yan. Ito, maganda to, panlinis ng motor, saka panlinis na rin ng aircon, ayan. Ayan siya, ito yung mga parts niya. Ito yung baril niya, medyo maliit lang. Ito yung panghigop, hose na panghigop sa tubig. Ito naman hose na nakakabit sa baril ng pressure washer. Ayan. Paano ba i-assemble to? Madali lang i-assemble to kasi di-snap lang to. Pina-plug in lang. Ito yung sa hose ng pressure ng baril. Ayan, i-snap mo lang. Ayan. Tapos, ito yung baril, snap mo lang din dito. Pasok mo lang dyan. Hanggang sa may tumunog lang. Okay na yan. Tapos ito yan sa tubig. Katulad lang din nung isang nasa isang video ko na max tool. Iikot-ikot mo lang. Tanggalin mo lang muna to. Pag natanggal mo na, ikakabit mo na siya dito. Tapos ikakabit mo na lang ulit tong isa. Yan. Tapos lalagay mo na lang siya sa tubig. What's up mga kuya at ate? Pakita ko lang sa inyo kung ano bang pagkakaiba ng frost type na rep o ordinaryong rep saka yung no frost na rep. Itong rep na to, frost type na rep to. Ito yung mga ordinaryong rep. Yung frost type na rep, yung may mga ganito, yung aluminum tong freezer. Ayan, makikita nyo. May mga ganyan tubo. Yan yung mga frost type na rep. Meron din naman na rep na yung plastic yung ganito pero walang pan dito. Walang pan yan, diba? Yung mga frost type. Tapos, nagyayelo sa loob. Ayan, frost type din yon. May plastic na type na ganito na frost type. Basta may tubo na ganyan. Basta nagyayelo yung ganito, makikipansin nyo, may nagyayelo. Yung tabi, frost type na rep yun. Itong rep na to, no frost siya. Yung no frost yan, yung mapapansin nyo, pag naglagay kayo ng gagawa kayong yelo, hindi na nag-yelo yung ganito gilid. Yan.
No frost yan, saka may hangin. May hangin na lumalabas. Tapos may marinig kayo na parang magpapan. Yan, tapos yan, ganito yung itsura sa baba. Yan, magkaiba sila ng frost type na rep o ordinaryong rep. Yan, ito yung frost na rep. Kala ko dito yung pala, dito pa. Yan, naranasan nyo na ba ito mga kuya at ate? Kala nyo dito ang problema, dito yung leak. Pero habang hinahanap nyo yung butas, eh papalaki ng papalaki yung mga sinisira yung simento kasi wala pala yung leak. Yung pala, nandito pa sa malayong to. Kala mo, simpleng leak lang. Yung pala, sobrang lakas na pala nung tagas sa loob. Yan, mapapansin nyo, ito yung butas oh. Yan, dyan pala, may nabutasan pala to dati, kaya ganito, may leak pala, kaya nagka-leak. Ayan, fix na natin to. Ayan, ito ang ginawa namin, kinonect namin, pinutol namin yung tubo para okay na siya. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng video, visit nyo lang ang YouTube channel ko, Kuya Kev's DIY Tutorial. Peace out. What's up mga kuya at ate? Para dun sa nagtatanong sa akin kung ano ba daw ang itsura ng rep pag hindi pa nare-repair, ito, papakita ko sa inyo. Hindi pa nare-repair ang rep o hindi pa napapalta ng pre-yon yung rep. Pag ganito yung itsura ng tubo niya, ito, walang access valve yan. Meron pa nakalagay na rubber dito pag tinanggal ko. Yan. Makita nyo, nakaganyan. Nakatupi yan. Hindi pa, ibig sabihin niya, hindi pa yan nare-repair. Tapos, balik ko lang to ah. Tapos yung, ito yung filter dryer. Ayan, ganyan yung filter dryer niya. Ganyan pa yung itsura. Pansinin nyo dun sa isang video ko pinakita, magkaibang itsura niya. Ayan. Ayan, ganyan yung itsura ng rep pag hindi pa na-re-repair. Ayan, tapos wala kayong makikitang nakalawit na kung ano. Tapos sa mga nagtatanong naman sa akin kung ano daw ba ang problema kung na-repair na yung rep. Wala namang problema dun sa na-repair ng rep. Hindi ko nila lahat, pero kalimitan sa na-repair na rep, hindi nagtatagal, nagkakaproblema na. Hindi katulad ng mga na hindi pa na-repair, tumatagal. Tumatagal siya ng mga ilang taon, pero meron din namang mga hindi naman na-repair, pero saglit, mga ilang taon lang sira na. Kaya hindi pare-parehas yung ano niya. Pero mas malaki ang chance na madaling masira yung mga na-repair na rep. Kung gusto nyo pa makapanood ng mga gantong klaseng video, visit nyo lang yung YouTube channel ko, Kuya Kev's DIY Tutorial. Peace out! Ganito doon ba ang mga door lock nyo? Naglalak pag tumatama sa pader? Kaya nalalakan kayo sa loob o hindi nyo na mabuksan yung pinto nyo? Ito ang isang simpleng solusyon. Yan, maglagay lang kayo ng ganito, takip ng container, tapos magbutas kayo, lagyan nyo ng screw. Tapos yan, pag tama nung door lock nyo, hindi na siya tatama sa pader, magkaka-space na dito. Adjustment sa gantong type ng pressure switch. Ang type nito ay PM5 na Ital Technica. Ito yung cut-in. Para mapiit mo, pipiitin mo pa kanan. Tapos ito yung cut-off. Pipihitin mo rin pa kanan para madagdagan. Kung gusto mong bawasan, pakaliwa. Ito yung mga tornilyong to. Ito, ang cut-in nito ay sa 20. Pag bumaba, yan, nakalabang. Tapos hanggang 50. Pagdating niya ng 50, mamatay na. Ito yung sa cut-off niya. Yung 50 yung cut-off niya. Yung 20 yung cut-in niya. What's up mga kuya at ate? Para sa mga taong hindi marunong magbukas ng lata gamit ang kutsilyo, ito na yung tips para sa inyo. Una, butasin niyo muna yung lata. Hawakan niyo dito, tapos pukpukin niyo to. Yung talim ng kutsilyo dapat nakatapat, papalayo sa'yo. Pwede rin naman pa ganito, pero mas madali yung papalayo sa'yo. Kasi itong lid ng ano niya, ng lata, ito pinakadulo na to. Yung likod ng kutsilyo mo, patatamain mo siya dyan para makaikot ka. Itong likod, parang papatamain mo dito sa lid. Yan. Ganyan, oh. Hawakan mo yung itong lata para hindi siya umangat masyado. Kasi pag umangat siya, mahihirapan ka. Yan. Yan.
Yan. Para sa mga hindi pa marunong, sana natutunan nyo to. Peace out. Technique sa pagbabalik ng tornilyo. Ilagay, ipihit pa kaliwa hanggang sa may tumunog. Pag may tumunog, ipihit pa kanan hanggang sa mahigpitan. Ibig sabihin, tama na yung paglalagay mo ng tornilyo. What's up mga kuya at ate? Ito yung kalimitang nagiging problema ng mga water heater nyo. Isa sa nagiging dahilan kung bakit tayo uminit ang water heater nyo eh yung madumi kasi yung tubig. Yung dumi pumapasok sa tubo ng water heater nyo. Kaya hihina yung pressure tapos hindi na madidetect ng sensor na may pressure yung tubig. Kaya ayaw na uminit yung water heater. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng video, visit nyo lang ang YouTube channel ko, Kuya Kebs DIY Tutorial. Peace out!